So, nabago na naman yung plano. So, mabuti itong aming architect. Drive-thru yan. Ito yung unang Kardashian ang peg natin, di ba? Oo, Mediterranean. Who is she? She is Kris B. Hi, SHE-zums! Welcome to my YouTube channel. And of course, tuloy-tuloy lang ang vlogs natin dito sa bahay kasi bawal pa tayo lumabas. So, for today, kasama ko ulit si Mommy. Napanood niyo siya sa My Mom Did My Makeup and... Hello! In fairness, Mami, ang dami mong viewers. Umabot ka ng 100,000 plus. Ay, thank you. At saka, marami daw silang natutunan sa'yo. May mga nakuha silang tips, mga tipid tips mo. Kulang pa yun. Ay, kulang marami. Pa! Anyway, kasama ko si Mami ngayon kasi our vlog today is house planning vlog. Bakit ba? Well, a little background lang. So, I'm living with my mom here in our family house since 1988. So, dito na ako pinanganak. And then, anyway, ang dami ng memories. I bought it in 1988. Yes. And you were born 1989. Yes. So, in all honesty, never ko pa na-try tumira sa ibang bahay. Yes. Hindi ko pa na-try tumira sa condo. Though, may condo kami sa Makati. And then, pwede naman ako makitira din sa... Basta, hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan si Mommy. Kasi gusto ko lagi ko siyang kasama. Para pag-ising ko, meron akong food. Joke lang. Hindi, pero iba kasi. Iba. I mean, parang hindi ko pa kaya. I mean, I'm already 31. Pero hindi ko pa kaya yung... Gigising ako na ako lang mag-isa. Tapos, parang feel ko, hanapin ko pa rin si Mommy. At saka, ewan ko, parang yung assistance ni Ma kasi dyan, talagang kahit anong mangyari, hindi kanya papabayan or iiwan. Ano mo yun? Di ba, Ma? Of course. Wala na sikat eh, because she got married na and she's living in the States. While Kathleen is living in Makati kasi may family na rin. So, ang naiwan sa akin is Kris and Miguel. We have no maids anymore kasi they're adults already. So, para kaming kanya-kanya household chores. Pero ang hirap pa. Anyway, ito na nga. Bakit pa natin pag-uusapan yung house planning? Kasi, ito na nga, ang sabi sa akin ni Perry, nung pumunta daw siya sa'yo para humingi ng blessing mo or pamamanhikan ba tawag doon? May ni-request ka daw. Ano yun? Sabi ko, kasama ako sa pagplano ng bahay niyo. Yun ang request niya! Kahit si Perry yun yung sinabi sa akin. Pero anyway, bigyan lang natin sila ulit man ng background. The lot, I bought it way back 2000... Ano pa ba? 2012? Hindi ko alam eh. 14 ba? 14? Oh, basta mga ganun. 2012 to 2014. And it's also located in Quezon City. And actually, just near from our village. Yeah, para mga 5 minutes away lang. Oh. O kabilang ano lang, tatawid ka lang, nandiyan na yung lot. So, binili ko yun, bale, parang, katas din yun ng ano ko yun, no? Oo. Ng trabaho ko. ng trabaho mo na inipon ko. I saved it for you. Uh-oh. Yes, kasi of course, nung mga nagsisimula ako, si Mommy ang nagahawak ng pera ko. So, nung... Because you're still a minor that time. Yeah. At saka baka magastos ka din mo. Sa mali. So, in fairness naman kay Mommy, talagang good, isa sa mga good decisions talaga namin and good investments namin, itong lot na nabili namin. Anyway, pinakita ko yung lot sa house tour vlog ko, my very first YouTube vlogs. So, kung gusto nyo rin makita, ayun, pwede nyo silipin doon. Anyway, so, may tanong rin sila, Ma. Ano? Tinatanong nila, bakit wala ka daw dun sa engagement ko? Pag-alaga ako ng anak ni Kate. Hinahalap ka nila! Oo. Walang niyaya si Kate, so I cannot leave the baby. So, anyway, nakausap ko na naman si Perry beforehand when he went to Makati to Kathleen's house. So, okay na yun. Okay, so yun, na-answer na yung questions nyo. In fact, when there was a celebration na birthday niya, I know it will happen there. Ah, talaga? Propose siya. Ako, no idea at all, ma.
No idea at all. Ay, malakas ang intuition ko. Ibang klase talaga. Uh-oh. Anyway, pero nasa right age naman na ako. And uh-oh, yun nga, di ba, ni-rate mo naman si Perry. Oo, okay naman si Perry. Tumastas na ba? Pasakawa lang. Kasi tingnan natin kung mapapagawa niya itong bahay na ito. Yun lang, depende sa bahay. Okay, so before getting married, gusto namin ni Perry na meron na kaming house. So yun yung plan talaga. Uh-oh. So akin yung lot. Medyo uh-oh, mabigat yun eh. And then sa kanya yung house construction. Yeah. And other stuff. Other expenses sa kanya. May ganun, ano ba yan? Trivia? And when we bought that that lot, ano? Di ba tayong dalawa yon? Nangarap ako doon kung anong design ang gusto ko ng bahay. Wow! Kaya ngayon, since totoo hindi yan naman nag-materialize, dahil hindi ko rin naman pwedeng iwan tong bahay ko dito, na love ko rin, may sentimental value. True, at saka yung mga aso mo, mami. At ito kasi sa bahay ko, they can roam around. Oo, they can poop around. Any parts of the house, tapos... They can poop everywhere, they can, you know... Yeah, oo. So talagang, ano lang, clean-clean lang. Spoiled, yeah, they're spoiled. Actually, kahit sa rooms. Pero sayang din kasi yung bahay eh, na bagong-bago, tapos maiihian ng aso kung saan-saan, gano'n. Sobrang na kasi sinaspoiled yung mga aso. As in, yung food nila nandiyan nga lang eh. Unlead nga sila. Buffet nga sila dito eh. Ang maganda ng bahay ko eh. Kaya lang medyo pumangit na dahil hindi na na-maintain because of the dogs. Yeah. And wala akong maid to clean it up. So, kahit ganun tong house ko na medyo may amoy-amoy, I'm happy. Kasi ang ano ko talaga... Iba naman yung nabibigay na happiness ng dogs kasi. So, dead man na. Okay. Anyway, okay. So, okay, ang update, ang status natin right now is nasa planning pa lang kami ng design, ng positioning ng mga rooms, ano ba yung mga dapat na kwarto, saan ipupwesto yung ganito, saan ipupwesto yung stairs. Andun pa lang kami sa stage na yun. Though the architect has done a lot of plans na, pero may mga pagbabago pa rin. E, tapos na pending pa because of the pandemic. But this one has to go na talaga kasi kung papakasal ka, dapat may house ka nang pupuntahan. Yes, and ang construction ng house takes like mga 2 to 3 years, di ba? 2 years. So, kawawa naman si Perry. Ilang taon na si Perry? Mga 14 years. Oh, yung kailan, ano? So, dapat Quezon City talaga. Actually, yun din yung reason SHE-zums. Like, yes, pwede akong tumira sa condo sa Makati. But then, ang layo, ang traffic, and then lahat ng work ko nasa Quezon City. Kaya pinili ko din yung lot dito sa Quezon City kasi at least malapit siya kay mommy. And malapit siya sa GMA, di ba? Okay. Oo, kaya nga ito ang City of the Stars, Quezon. Wow, City of the Stars. Anyway, okay, let's talk about it, mom. So, ano ba talaga ang theme natin? Kasi nung una, parang gusto mo, modern Mediterranean. Okay na, drawing-drawing ganyan, modern Mediterranean. Papakita ko sa inyo, SHE-zums, ipa-flash ko sa inyo. Pero ngayon naman, parang naging nasa classic na ba tayo? Hindi, ano na lang. I don't know kung ano talaga doon. Pero hindi na Mediterranean. Kasi nung una, Kardashian ang peg natin, di ba? Oo, Mediterranean, yung Bel Air house niya. Pero ngayon, modern Japanese. Ganun ba yun? Yata Zen. Zen pala. In fact, yung architect gumawa ng Mediterranean. So, nabago na naman yung plano. So, mabuti itong aming architect. Masyadong... Matyaga at mahinahon. Oo. Though meron to our architect. Oo. And we also have this contractor already. So he's just, they are just waiting to for us to finalize the design. So okay, yung kanyang frontage of the lot is mahaba. Yeah, it's pahaba. Pahaba. Ayan. Kita niyo ba? Imagine 32. May sukat ka talaga, ma. Stage. Ang plano ko talaga, gusto ko talaga yung ano yun, ma? Yung parang drive-thru. May drive-thru. So we finalized that. Tapos may fountain. Ah, wala na. Hindi na kaya. Hindi kaya yun ang lote kasi. May fountain. Ano naman, Sean? Ayun nga. So, pahaba siya. And then, ito naman. May... Tapos pababa siya sa likod. Yes, kasi may... So magkakaroon siya ng may basement. May slope siya, ma. Ito, ayan. Perfecto pang describe. So, ito yung front. And then, pababa siya. So, pwede kami magkaroon ng basement. Mm-hmm. Right? So, eto na. Ilang floors ba?
basement, ground, and second floor. Ngayon, pumunta muna tayo saan? Pero may kukunin tayong konting ati kung pwede pa para sa storage. Oo, alam ko na, minamaximize mo talaga. Minamaximize niya talaga yung space. Oo, storage lang. Sa basement, muna tayo? Hindi, sa ground. Oh, ground floor, okay. So we agree na it's a drive-thru. Drive-thru yan. Oo, gets ko naman. Gets ko naman. Okay. So meron siyang driveway. Ito, meron siyang two parking spaces. Two parking spaces? Ayan, so dito yung drop-off point. So what you will have in the ground floor is the big living room, the dining room, the foyer, and then you have the kitchen, clean kitchen and dirty kitchen. And then you have the parking. Powder room and the parking. Okay, so that's for the first floor. But then, ang request lang kasi talaga ni Perry, parang ayaw niya na kasi talaga mga alamang. Pero ang gusto niya lang talaga is magandang kitchen. Alam naman natin yan na chef siya. So gusto niya na kapag-showcase ng skills na pag may mga bisita, ganun. So, okay. Kasi yung office, yan naman yung request ko. I want an office. Yeah, pero lalagay na sa basement. Yes. Kasi masyadong cramp dito. Yes. Ito yung drawing ko, pero I don't think may sarili naman po pala siyang drawing. Architect, nalimber na. Ito dito ko nilipat. Mukhang gumamit siya ng ruler. Yeah, I have calculator. I have the meter. Yung calculator mo pala yan. Taong I have my cell phone to convert inches to meters. Taray, my ruler. Architect Annalyn Bernal. Yeah. Okay. Let's go to the second floor. Okay, so for second floor, of course, meron tayong master's bedroom. But my only request is gusto ko malaki yung walk-in closet ko. Yun ang problema ko dito sa bahay na to, nakatambak lahat ng gamit ko. I want a bigger walk-in closet. And then yan, master's bedroom, bedroom 1, bedroom 2, ayan. Okay, so... So, 4 bedrooms sa second floor. So, those 4 bedrooms are master's bedroom, 2 other rooms, and then what's the other one? Another room! Gusto kong i-adapt pa rin yun sa America na yung may family room kasama ng kitchen. Like yung bahay sa Amerika. Yes, if nakita niyo yung house tour ko sa LA house namin. Ngayon, one thing kasi sa US, talagang naghahanap kami ng bahay, napansin ko sa lahat halos ng house designs, kahit sa mga mansions and everything, laging kasama ang family room sa kitchen. So yun ang gusto mo talaga? Oo. But ang request nga lang din ni Perry is wag nga maliit yung kitchen. Ay, hindi. Oo. May mga request pa actually si Perry na parang gusto niya may... Ano yun? Yung freezer? Walk-in freezer. But optional lang yun, ma. Kung hindi daw kaya ng space, dead man na daw. The mother-in-law will decide. Yes, ma. Oo naman siya daw. Wala naman siyang magagawa. Anyway, sa basement na tayo. So sa basement, ito na. So ito yung pool. Tapos, may open area, though it's may roof yan. Tapos, nandyan yung chatter. Ito, marami akong babaguhin dito eh. Chatter. Basta nandyan na yung chatter, office. Playroom. Gym. Yes, kailangan talaga namin yung gym. Chatter room, gusto ko talaga office. Sa gym, like yung katabi na talaga yung pool. Uh-oh. And may option siya na pwedeng open air and may option siya na aircon. Okay, so meron tayong maid's room, utility room, storage. Meron din tayong linen room, laundry area. So, very importante yung mga yun, ma. So, nakasiksik pala dito lahat. Oo. Kasya naman. Ito, maluwang pa nga eh. Ay, wow. Laki ng lote mo. Maluwang pa. Okay. So, that's it, SHE-zums. Yun lang for now. Yun pa lang yung plano namin. But, basta na-start yung house construction, di magpakasal na kayo ni Per. So, pwede na nga kayong pakasal by next year, early next year. Basta wag lang this year 2020 kasi 2020 is not a good year. So, okay. Next year pa din, early next year. Okay ka sa civil wedding? Gusto ko sa simbahan, pero simple wedding lang. Pero kayo ni Perry, simple wedding. Anyway, that's it, SHE-zums. If you have any suggestions or tips for house planning or if may maganda kayong peg, please share. Kung may mga favorite din kayong mga house from different celebrities. Ikaw ba, ma? May favorite ka bang house? May nagustuhan ka ba? So far, I like the house of Kramer. In fairness, kasi nag-viral naman talaga sila.
di pa ito yung sa amin, ha? Tumitingin lang kami ng mga sites, ng mga house construction with the architect. So, isa to sa mga projects niya. Kumukuha lang kami ng mga pegs. I'm going to go to the house. Anong gusto mong bahay? Yung may buko. Ito totoo. Anong gusto ko? Basta may bubong, may siya, may kama. Wala na mong pakita. Ano ko ba ang taas-taas ng views mo ng ano eh? Quarantine life eh. Updates. Anong masasada mo sa mga nanon? Sarap na. Saya. Pwede hindi pwede. Loko-loko ng Terry. Halika dito, tatanungin pa kita. Anong gusto mo sa bahay? Anong team? Yung may dinosaur. Anong team? Anong team? Kahit ano? Industrial, Mediterranean. Industrial, solid yun. Para ala New York style. Halika dito. Anong gusto mo sa bahay mo? Anong gusto mong ilagay sa bahay mo? Yung fossil ng dinosaur. Anong gusto mong bahay? Bahay? Catch pa lang po yung akin pero medyo meron. May itsura naman ako. Kasi gusto ko lang makuha yung... If yung maliit na yon. Yes po. Yung maliit na... Kung ang ilagay lang natin is 1.7 meter. Okay. Tapos yung may maliit din dito, ang pinakamaliit dito pala, hindi pala dito. Saan pupunta? Lagi nga ka, Perry. Oo, mamaya. Anong ginagawa mo dyan? Ganda? SHE-zums, hi ka. Hi. So this is our lot. Punong-puno ng basura. Diyan na ako titira. Ha? Nakatitira? Basura. Para so, parang builder. Ikaw ang may sagat ng construction. Sa ako rin magkoconstruct. Ikaw na magkoconstruct. Sa akin ng lupa, sa'yo ang construction, furniture, lahat. Kaya mo ba? Handa ka na? Magkano budget? Basta. Ano yan? Pera. Magkano? Say hi! Hi. Hello. Hello. Watch our vlog. Watch our vlog. Support Kris Bernal. Support Kris Bernal. Hey guys. Thank you for watching this vlog, SHE-zums! Good luck on our house planning! And again, stay home, stay safe, so we can save more lives!